Hi guys, good morning, no? So ito ang ating everyday ating bike workout, guys. So, as you can see, guys, basa yung kalsada. Simulan ko gabi. Ang wala ang buong gabi, guys. And hindi ko alam kung matatapos ko itong vlog natin, guys. Kasi pag umulan, ihinto ako sa pag-vlog. Ngayon nga, maambon na, guys. Eh. So, maambon na. Awit tayo sa ganyan, guys. Muna, guys. Maambon, guys. Ang ganda pa naman ang ruta natin ngayon, guys. Natin mati-testing, eh. So, nga pala, I would like to apologize kasi naman, guys, pumunta kami ano, pumunta kami ng Tipolo. Umakit kami ng Tipolo ng tropa ko. And I thought na-reform na yung micro SD card natin. Kasi hindi pala siya nasa format. So, nabukan tayo ng storage. So, akala ko nag-document tayo habang nag-upay. Pero yun pala, hindi. So, akin yun, mali ko yun. So, bawi tayo. Ulitin na lang natin. Kaya natin ito. Okay, so as you can see, guys, sa video na to is babaybayin natin yung kahabaan ng congressional extension, which is hindi ko siya masyadong ginagawa kasi dati binubuhat ko yung bike sa overpass. Pero naisip kong baybayin to ngayong araw kasi hinari yung maging warm up natin. So hanggang dun to sa Visayas Avenue, then pagdating sa Visayas Avenue, tatawid tayo sa pedestrian lane and then babalik ulit tayo papunta na dun sa ruta na dapat dadaanan talaga natin. So ayun, guys, sa part na to is nakarating na tayo sa Visayas Avenue. So tatawid dun tayo sa pedestrian lane, pabalik dun sa normal na ruta na dadaanan talaga natin, okay? So, sa ating everyday ride, guys, ang dinidevelop natin dito is yung ating muscle endurance and speed, kahit paano yung speed. Kasi yung mga dinadaan nating ruta is mostly patag, may mga konting ahon na maliliit, and maraming false flat. So, ano ba yung false flat? Mamaya, papaliwanag natin what is false flat. Pero ngayon, balik muna tayo sa video. Thank you.
magmamabilis, pero kasi bilis. So, yung bilisan, kasi gusto ko mag-air sa'yo yung binti ko. Masanay sa sakit. So, kanina guys, na-mention ko na as much as possible, gusto kong makonquer ng walang hirap ang mga false flat road. Ano nga ba yung false flat? Ito yung klase ng kalsada na kung titingnan mo sa mata mo, hindi mo siya marirealize na patag or mukha siyang patag. Pero habang nagbabike ka, maramdaman mo na bibigat at sasakit yung binti mo or hita mo. Yun yung false flat. Sila yung mga kalsada na meron yata silang 0.1 to 0.3 na gradient. So, hindi mo sila masyadong kita sa mata, pero mararamdaman mo siya kasi bibigat at bibigat ang bawat padyak mo. So, ayun. So nga pala guys, no, share ko lang sa inyo. Ang ruta natin for this morning is from Luzon Avenue, lalabas tayo sa highway, then from sa highway pupunta tayong Circle, then pasok tayo Visayas, then Visayas, Congressional Avenue, then balik ng Luzon. Then pagbalik sa Luzon guys, labas ulit tayo sa may highway, then punta tayong Central, from Central, Visayas Avenue again, tapos Congressional. Then after nun, punta ulit tayong Luzon, highway, then pasok tayong Tandang Sora. Tapos, labas tayo sa Mayfield, tapos Congressional ulit, then balik sa Luzon. Okay? So, game. Bike na tayo. So, ang ganitong approach ng bike vlogging ay ginaya ko kay Mr. Angelo Biker Dude, which is lagi ko nanonood sa channel niya ng mga training tips and yun, mga binivideo niya about sa bike. So sinubukan kong effective, sinubukan kong magandang quality, and tingin niyo guys, tingin niyo ba dapat sundin ko na rin yan, yung ganong style na may voiceover, or mas gusto niyo yung straight from the SJCAM audio? Comment nyo nga sa baba guys. Thank you! So guys, sa pagpabike kong to, ang gamit ko dito is, alam, sa pagkakaalala ko is nakapangatlong plato ako sa harap and sa likod naglalaro ako sa pang-apat, pang-lima, or pang-anim. So naka-heavy gear ako, pero hindi naman sobrang heavy na mapuputol na yung chain natin, pero saktong heavy lang siya para matrain yung ating mga hita at mga binte na mas lumakas pa. So, ayun. Hindi ko alam guys kung effective yun. So, i-comment nyo na sa baba kung tingin nyo ba, effective ba, tama ba yun? Or ano ba yung disadvantage and tsaka advantage nun? Share nyo rin guys sa akin, okay? Thank you! So, ayun guys. Nakagamagat na palito tayo sa personal yata, pangatlo. Nakagamagat na ata ako. Okay, pang-apat ko na to. So, malabot na yung SJCAM natin. Magpo-focus na sa training. Tapos, end na yung vlog. Well guys, thank you so much for watching. Kindly subscribe to my YouTube channel. And samahan nyo ako sa mga susunod kong adventure. Okay? Peace.